Kapansin-pansin na dumarami ang mga heneral na itinatalaga ni Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon. Dapat nga ba itong ika-alarma? Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa kanyang pagkakatalaga bilang chairman ng Metro Manila Development Authority o MMDA, si retired Brigadier General Danilo Lim ang ika-11 dating opisyal ng militar na nabigyan ng pwesto sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Lima rito, dating AFP Chief of Staff, si DNR Secretary Roy Simatu, National Security Advisor Hermogenes Esperon, NIA Administrator Ricardo Visaya, Emmanuel Bautista, Executive Director ng Office of the President Cluster for Security, Justice and Peace, at si retired General Eduardo Año na inihayag na uupo sa DILG. Dating general din ang kalihim ng Department of National Defense na si Delphine Lorenzana. Mga dating opisyal ng militar din ang nakaupo sa ilang mahalagang posisyon sa gobyerno, gaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office, National Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Customs at National Food Authority. Bakit nga ba dumarami ang mga dating opisyal ng militar na naitatalaga sa pwesto? May minsang pabirong pahayag dito ang Pangulo. Kumpleto na yung hunta natin. Tinas na kayo na magkudita. Nandiyan na kayo na. Pagod na ako. Ang military junta ay ang pamumuno ng militar sa isang bansa. Pero ayon sa political analyst na si Bobby Tuazon, hindi pa niya nakikitang mangyayari ito. Yun nga lang, meron din daw hindi magandang idudulot ang pagdami ng mga dating militar sa mahalagang pwesto. Yung military management style is just to follow orders. I hope yung pag-assume nila ng civilian positions ay magkakaroon ng re-engineering, retooling ng kanilang military culture at mag-adapt ng mga good practices in governance. Sa librong isinulat ng mamamahayag na si Glenda Gloria, sinabing sa mga nagdaang administrasyon na pwesto rin naman ang mga opisyal ng militar. 17 noong administrasyon ni Cory Aquino, matatandaang naharap siya sa ilang pag-aaklas ng militar na natigil nang maging pangulo ang retiradong general na si Fidel Ramos. 52 ang naluklok niyang sundalo sa mga pwesto. Pangontra ba sa pag-aaklas ng militar ang pagluluklok sa pwesto sa mga dating opisyal nito? Sa ngayon, nakikita kong very slim, kung hindi man very remote yung ganong klaseng danger. Yung pag-appoint sa kanila sa mga civilian positions, tingin ko parang dagdag na benefits to maintain yung loyalty ng military. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.